She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Nakain ko yung isa, nakalimutan ko. And now we come to the queen and the double. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng another recipe. Ito ay pamana sa akin ng aking lola. Kasi ito, ginagawa niya ito. Nung maliliit pa kami, ginagawa ito ng lola ko na kada umaga or kada snack niya, ginagawa niya. Walang kasawaan niya, sabi nila. So gagawa tayo ng balanghoy na kasaludsud. Parang saludsud ang tawag, hindi ko na matandaan mga kumare. So kayo nang bahala magpangalan sa akin gagawin sa araw na ito. So let's start mga kamamsi! Ang ating mga ingredients sa ating gagawin na saludsud o sayudsud ba yun? O iniris na kamuting kahoy na nilagyan ng buko at asukal. Kayo nang magsabi kung anong pangalan niyo sa inyo. Pero sa amin sa Mindoro ay kinudkod na balanghoy na nilagyan ng buko. So ito mga kamamsi, papakita ko sa inyo kung paano ang ingredients. Siyempre kailangan natin ng dahon. Kung wala kayong dahon ay ilagay nyo na lang diretso sa kawali. Kailangan natin ng buko, asukal at saka kamuting kahoy. Umpisahan na natin mga kamamsi. Balatan natin ang ating kamuting kahoy. Ayan. Pinapatuluan ko ito para hindi dumikit yung lupa dun sa kamuting kahoy. Kasi may lupa pa ito, hindi ko na ito hinugasan. So, kiskisin na natin. Siguro nagtataka kayo kung bakit ko yung kinikiskis. Kasi sabi nila yung pait daw nandito sa tagiliran. Anak ko pa to sa lola na natay ko. So ito yung mga ginagawa niya, kinapinapakain niya sa amin. Kapag yung snack time, makikita mo lola ko, nakuha na yan ng dahon, nag-aapoy na yan doon sa apoyan niya, tapos tawagin na lang kami. Ko na yan lilinisan kasi pinagudguran ko yan ng isang kwan natin. Ang menu natin. Sunod-sunod yan na kamuting kahoy mga kamamsi. Tugudgurin nyo lang yan. Mamaya tatakalin natin by cups. So ito ginamit ko na ito. Hindi ko na ito lalabang kasi ginamit ko rin. Nagsunod-sunod lang yung ating recipe. So ang gagawin naman natin ay pipigain na naman natin ito. Pinagsunod-sunod ko lang yung ating recipe para isang kuskusa na lang. Aray ko, pagod na ako magpiga kasi pangalawa itong piga. So, gaya ng dati, lalamas-lamasin natin ito, pasukatin na natin yan. 2.5 cups lang ito mga kamamsi, yung ating gagawin. Tapos na natin itong magudgod, tapos na rin natin mapiga. So, ang gagawin natin ay mimix na natin ito. So, lalagyan natin siya ng sugar. So, lagyan natin siya ng 1 cup. Lagyan natin ng 1 1/2 cup na white sugar. Then, kakamayin ko na to kami kasi malinis naman yung aking kamay. Kailangan muna natin itong paghalu-haluin. Pwede kayong gumamit ng brown sugar. So, ilagay na natin yung ating buko. Saka natin halu-haluin. Wala itong tubig mga kamamsi. Ito na mga kumare, okay na to. Yung ginamit ko nga palang buko, yun yung maninipis na buko. Medyo may laman. Ganito kanipis yan mga kamamsi. Ayan o. Hindi ako gumamit ng bingi. Yung ibig sabihin yung medyo matigas na buko. Kasi mahirap pagatin yun. Which is kailangan yung medyo malambot na buko talaga. Ang gagamitin nyo para medyo may tubig. Kasi medyo may tubig, may sabaw ng nyug. Basta ganito na malambot, diba? So ayan na mga kumare. So, hugasan natin yung ating dahon. Hindi nyo na kailangan ipainis sa apoy ito. So, paghahalu-haluin nyo, the same procedure pa rin. Paghahalu-haluin nyo munang mabuti bago kayo kumuha ng ating mixture. So, ganyan lang mga kamamsi. Lalagyan nyo yan. Gumamit ako ng 1/2. So, ganyan nyo. Scattered nyo siya. Buksan natin ang ating stove. May nakasalang ako dyan na pichi-pichi. So, pagkainit nito, isasalang natin. So, ilagay na natin ang ating mixture. So, takpan natin yan. And then, pagkatakip nyo yan, so, takpan nyo lang na ganyan. So, may mahinang apoy lang yan. Nakalimutan ko. Ayan, o. Check lang natin ito kasi madali lang itong maluto. Check lang natin. Ayan, ginunting ko para magandang tingnan. Charot. So,
Takpan ulit natin kasi hindi pa luto. So, ganito ang gawin natin. Magtatabas tayo ng dahon para paglalagyan ng ating mixture. Kahit hindi na perfect na circle, okay lang yan. Tapos, saka natin lalagyan ng mixture. So, ganyan lang. So, 1/2 cup yung nilagay ko. Nipisan nyo lang. Tapos, isasalang nyo na to dun sa kawali. So, ganyan lang yung mga kamamsi. So, tapusin lang natin hanggang sa matapos. Na rin natin ito. Paano nang nangyari sa ating nilwa? Ang sarap. So, eto na mga kamamsi. Luto na rin yung ating sinudsod. Ayan o. Masarap siya mga kamamsi. Lalo na pang nagki-crispy-crispy sa mga tagiliran. Masarap siya kung matyaga lang kayong magluto. Ito na yung pinaka-outcome niya mga kamamsi. Ayan natin ito. Ayan, ginunting ko para medyo malaki-laki ang maisalang natin. O, saka nyo lagyan ulit. Ayan, balikan lang natin yan maya-maya pagkatapos maluto. So, takpan natin. Ito na mga kamamsi, ang natapos natin is 4 pieces. Depende sa kalaki na gagawin ninyo. Ah, hindi! 5 pala yung nagamit kasi nakain ko yung isa! Nakalimutan ko! Tapos, hinaganon. Ayan, o. Ang sarap-sarap niya mga kamamsi. Lasang-lasa yung buko niya. Naubos ko yung isa nito kanina. 5 pala yung... Ang sarap niya mga kamamsi. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Bye!